Hello guys! For this video, gagawa tayo ng special nilupak. At para sa ating mga ingredients, gagamit tayo ng nilagang kamoting kahoy o tinatawag na palinghoy. Gagamit din tayo ng sugar, condensed milk, okay, isang piraso ng kinayod na buko, yung ginagamit sa salad. And then, gagamit din tayo ng butter, cheese, and syempre, para may konting texture and crunch, gagamit tayo ng cashew nuts. Ang una natin gagawin ay ilalagay natin ang balinghoy o ang nilagang kamoting kahoy, ang ating sugar. Tansyahin nyo lang ang paglagay ng asukal kasi meron na tayong condensed milk. Ito ang magpapa-creamy at syempre magpapatamis sa ating nilupak. And then syempre, gagamit din tayo ng butter. Tapos, inimix lang natin siya. Siguraduhin lang natin na mapaghalo natin mabuti yung condensed milk, yung butter, at yung ating sugar. Huwag mag-alala kasi sa recipe na to, gagamit tayo ng gilingan para mas mapadali ang ating paggawa ng nilupak. Pero syempre, kung wala naman kayong gilingan, pwede kayong magmano-mano lang. Yun nga ay gagamit kayo ng ekstrang puwersa kasi talagang imamash yung maigi yung kamoting kahoy o yung balinghoy. Ayan. Tapos, sama na rin natin yung ating cashew nuts. Madali lang itong gawin guys, as in hindi masyadong kakain ng inyong oras. Yun nga lang, lalo na kung meron kayong grinder. Yun nga lang, kapag wala, kayong gilingan o yung tinatawag na meat grinder, medyo matatagalan. Pero kung meron kayong machine na magagamit para sa paggiling, mas mabilis. Okay? So, ganito lang siya. Sunod natin ilalagay ay yung ating buko. Yung buko meat. No? Make sure lang na hindi siya malagyan ng sabaw. Mas maganda kung nasala ninyo. Okay? Itong nabili kong buko, parang medyo alangan siya. No? Napakalambot ng kanyang texture. Okay? Basta yun yung term na ginagamit ng mga nagbubuko. Alangan. Okay? Isasama na din natin siya sa pagiling. Tapos, in-mix lang din natin kasama ng iba pang mga ingredients. O, diba? Ang dali lang niya, guys. Ganyan lang siya. Okay? Tapos, ready na natin siya gilingin. So, eto naman, guys, yung ating meat grinder o yung machine na gagamitin natin para mas mapabilis yung ating paggawa ng nilupak or yung pagdurog natin ng pino dun sa ating balinghoy at dun sa ating iba pang mga sangkap. Ipapasok lang dito yung pinagsama-sama nating mga ingredients tapos magigiling na siya and then lalabas na siya dito.
Okay, ngayon naman, ilalagay na natin siya sa ating molding tray. Tapos, papalamigin muna natin siya. Sarap. Pag may machine kayo guys, di na kayo mahihirapang magbayo o magdurog, magmash ng inyong balinghoy o ng inyong kamuting kahoy. Ayan, ipa-flatten lang natin siya dyan. Diba? Isa nang masarap na merienda, pwede rin dessert. Mura lang naman ang balinghoy, guys. So, hindi to masyadong ilang malaking budget. Pero, sigurado ka naman na magugustuhan ng inyong pamilya, ng inyong mga anak. Okay. And multi-purpose pa siya kasi, yun nga, pwede siyang merienda, pwede rin dessert, at ilagay mo lang to ng maayos sa ref. Siguradong tatagal siya. So, hindi na natin masyadong papaabutin dun sa edge ng tray. Dun lang sa kung saan merong nalagyan ng parchment paper. Tapos, para magbalanse yung lasa, okay? Lalagyan natin siya or itatap natin siya ng cheese. Para may alat at tamis. Hindi siya hindi kayo basta-basta mauuhan. Ayan, ang sarap. Okay. Ngayon, kung meron pa kayong natitira pang cashew nuts, pwede rin natin siyang lagyan ng cashew nuts sa ibabaw pang dagdag crunch. Pero optional na to. Dito pa lang sa process ng paglagay ng cheese, okay na tayo. Eh, marami kasi akong sumobrang cashew nuts. So, ilagay na natin siya. Ayan, eto na ang ating special nilupak. So, ilalagay muna natin siya sa ref para medyo mas tumigas ng konti at mas madali natin siya mamayang hiwal. Okay, so titikman na po natin yung ating finished product na nilupak. Actually, cheesy nilupak. Cheesy special nilupak. Napalamig na natin siya sa ref for 30 minutes. Okay. Oops. Ayan. Okay. So, ito na siya, guys. Cheesy nilupak. Titikman natin siya ngayon. Ang sarap. Andun yung crunch nung
cashew nuts. At the same time, yung creaminess nung nilupak at saka nung kamoteng kahoy at saka nung buko with the condensed milk. Tignan nyo naman. And then, balance yung lasa niya dahil dun sa cheese. Ang sarap, guys. Ngayon naman, si Mama ang titikim ng ating cheesy nilupak. Bakit? Ang lasa mo. Ano yun, Mama? Sarap eh. Wala ka masabi. Tama lang ba yung tamis? Tamis, tama. Hindi nakaka-umay. Medyo, siyempre, dahil na keso, maalat-alat siya. Paglaban siya tamis. So, okay na. Ay, yung cashew nuts. Ay. Nararamdaman ba yung crunch? Hindi, may nakakagat pa. Ang sarap. Tumutong ako. Hindi naman ako kakain ng hapunan. Kasi, uupakan namin ito. Ano? Si Darren. Darren, tikman mo. Darren, tikman mo. Hindi na kakain din ang hapunan. Talaga rin yung lasa. Ang lasa. Lasa na sa'yong buko. Show up? Lasa na sa'yong buko. Show up? Anong sasabi mo dun sa texture niya? Ang sarap siya. Hindi ko masasabi yung texture na dahil parang soft na lambot. Tapos parang creamy. Parang creamy, ganun. Tapos yung lasa ni buko. One more. Approve? Okay, so sana nagustuhan nyo ang ating video at ang ating recipe. At kung nagustuhan nyo, please hit like, comment, and share. At kung bago ka naman sa aming channel, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated pag may bago kaming mga videos. Happy eating! Bye!